Siya nga pala mga kabukal, so baka isipin nyo ribs to ah. Baka isipin nyo buto to, ribs. Hindi po buto yan, ayan. Amazing na buhay. Ayan mga kabukal, so mag-update ako kay Kimberly. Pero hindi si Kimberly to. Ito po si Basha. Ayan, so nagpapaligo muna tayo. Ayan. Marami nagtatanong kay Bash, kay Kimberly. Kung kamusta na ba si Kimberly? Ano na bang nangyari? Kimberly, kasi nga nung nakaraan ay nagtungo tayo sa City Vet at sinangguni natin yung problema natin kay Kimberly na hanggang ngayon ay hindi pa umaanak. Dapat ay June 25 ay umanak na siya. Kaya lang ngayon July 8 ay hindi pa siya umaanak. At binigyan nga po siya ng pampahilab. Yung pampabuka daw ng matres para ilabas niya kung ano man yung meron sa loob, kung may big man o wala. Ayan, so ito po siya. Hanggang ngayon po ay ganyan pa rin siya. Wala, stika Kimberly. Ayan, so maalasa pa rin po ang dede. Yung kanyang ari ay namamaga pa rin. Ayan o. Nangangamatis pa rin yung kanyang ari. Yung kanyang dede ay malaki pa rin na tila babuntis. Kaya lang, yun nga, sabi kasi sa City Vet, yung gamot nga daw na ibinigay is yun na daw yung pampalabas eh. Kumbaga pang, kung premature man yung big sa loob is parang abortion nga daw po mangyayari kung sakaling may laman po. Kaya lang, wala po siya inilabas eh. Kahit po naturukan po natin siya na maayos nung gamot na ibinigay sa atin. Wala. Wala rin sinyalis ng ano, pagbabago sa kanyang mga kilos, yung kanyang galawan ay normal pa rin. Magana kumain. Ayan. Hindi man siya hinihingal-hingal na parang nagli-labor. Wala. Normal. So, may possibility po na sana ay false pregnancy po ang nangyari. Ang sabi ko nga, yung false pregnancy as per City Beta, yung veterinaryo na kausap natin, false pregnancy po kasi, sabi nila, mag-aalsa yung dede, mamamaga yung ari, na parang buntis din ang itsura, minsan nagagatas para. Kaya lang, wala pong laman yung dyan. Yan, walang laman yung dyan. So, ganyan po, ang inaasahan ko na lang mangyari sana, kesa yung may anak po siya na, may big po siya na nabubulok na sa loob, mas pangit po kasi yung kasi hindi na natin siya magagamit. Hindi na nga daw magandang gabinahin pagka ganun. Ayan, so waiting na lang po ako. Ang ginagagawin ko dito kay Kimberly ngayon, mga kabokals, ay i-dejeta ko. Ayan, i-dejeta ko siya. Papapayatin ko talaga. Sadya akong papapayatin to. Para ano, kasi baka sobrang taba din, kaya ganyan siya. Baka sumobra taba, kaya ano. Bukan natin papayatin, bawas siya ng rasyon. Kaya lang bibigyan natin siya ng ano ng Madre de Agua. Yan, kahit siya lang ang mabigyan natin kasi nga nabibisi tayo, hindi tayo makapag-concentrate sa pag-harvest. Pero bibigyan natin siya ng ano, kahit yung dahon lang na ano ngangat-ngatin niya. And then yung kanyang rasyon ay babawasan natin ng konting-konti na lang talaga para siya ay pumayat. Yun po ang ating gagawin sa kanya. Tingnan natin kung mag-i-impis ba. Ayan, sabi naman kasi sa veterinary, sa City Vet nga, kung yan po ay may big sa loob na patay na, ilalabas naman niya yan, kalaunan. Kasi madudurog daw po yan na parang putik, e din ilalabas niya po sa kanyang puwerta. Eh wala naman pong, sa ngayon, wala naman po ako nakakitang lumalabas sa kanyang puwerta na parang putik. Yan po ang ating araw-araw na tinitignan sa kanya. Wala eh, normal ang galawan niya. Oh. Normal na normal, mga kabukas. Lapat kasi ng katawan niya ito. Oh. Baka sumobrata ba, kaya ano. Sayang naman kasi kung hindi na natin mapapanabangan. Saka mule foot kasi si Kimberly, mga kabukas. Eh, na nakapanghinaya kung hindi natin siya magagamit talaga. Kaya ano. Hoping ako sana, ano, false pregnancy. Yan, pero wala na siguro tayong aasahan kay Kimberly na big. Kasi talagang napakatagal na. June 25 ang kanyang ika 114 days.
Kung meron mang tumbig sa labas, baka paglabas po, ilitsunin na. Ilitsunin na. Wow, lastik na yan, oh. Sobrang tagal sa tiyan. Lumaki na doon. Paglabas, ilitsunin na. Ibebenta na lang, oh, di ba? Hindi, ako naman, nagpapatawa na lang mga kabukals. Natawanan ko lang, pero ako'y nai-stress dito kayo, no, kay Kimberly, sa totoo lang. Nakaka-stress din po kasi. Kasi siya rin ang iniisip ko. Baka, ang ano ko doon, baka malason eh, kung sakali mo may peak sa loob na nabubulok, baka malason. Pero sabi naman sa CityVet, natural daw ilalabas. Eh, ayoko naman na makipagtalo na bigyan nyo pa ng gamot. Eh, sila yung nagsasabi na ano, wala na daw gamot na pwede ibigay kasi yun ang araw yun, yung ibinigay sa akin nakaraan. Yun ay pampalabas. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung ano ba yung isa? Nakakalimutan ko na. Basta yung ano, may isa pang gamot na ano eh. Inano ko nga, in-screenshot ko nga yun sa last vlog ko. Nakita ko lang din sa YouTube yun. Kaya lang kasi wala pong mabili nun. Dahil ano, hindi daw po talaga ibinibenta sa merkado yon. Yung ganong gamot. Mahirap talaga makuha. Meron man, napakamahal daw. 1,000. Parang nasa 3,000 yata isang bote. So, ayan. Ito, pakakainin ko na sila. Ayan. So, ito nga mga kabukals. Isang balde. Isang tabo. Isang tabo lang ibibigay natin kay Kimberly. Yan, ito po ay Teraxa Mais, Molasses, Vitamin Pro at Asin. Yan, yan po ating pakain. And then, binibigyan na lang natin sila ng pamerientang dahon na Madre de Agua. Yan, kasi hindi nga po tayo makapag-harvest ng maramihan at makapag-chop. Ayan, so ayan po ang kinakain ni Kimberly ngayon. Kulang isang tabo lang, siguro okay na. Kulang isang tabo lang na pakain na ganyan. And then mamaya, hagisan natin sila ng mga dahon ng Madre de Agua. Pero yun sila, naka-full blast po yan. Tagdadalawat kalahating tabo po yan sila. Yung ating mga ano, ibang baboy. Yan, ano pa yan, dadagdagan ko pa, meron pa sa balde. Meron pa doon, dadagdagan ko pa yan, mga kinakain nila na yan. Pero si Kimberly, yun na lang sa kanya. Ito si Kanor mga kabukals, naglulugon. Molting po yan mga kabukals, ayun, molting. Naglagas po yung kanyang ano, balahibo, ubos, kalbo, skinhead. Ayan, nangyayari po yan kasi nangyari na rin po kay, ano yan, kay Kanor dati. Ay, kay Kanor, kay George Boy, the Wonder Boy. Ubus din talaga ang balahibo niya. Natural po yata yan sa mga native na barako na talagang nagpapalit po ng balahibo. And ito po kasi si Kanor ay pure native po yan. Yan, yan po ang pure native natin. Magana naman siya kumain. So, wala akong nakikita problema. Yun lang po, kasi may comment din po dati, yung kay George pa, na finiture ko na ganyan. Ano nga daw po, nag-molting nga daw po ang tawag yan, molting. Ayan, nangyayari daw po talaga yan sa mga barako, sa mga native. Ayan, so ito si Kimberly. Kulang pa yan, dadagdagan pa natin yan kasi meron pa rito. Ito, i-distribute pa natin sa kanila to. Ayan. Pinakita ko lang po muna yung relasyon ko kay Kim, kay ano, kay Kimberly kasi ayan nga oh. Nakita niyo yung katawan no. Oh. Lapad eh. Kaya baka sobra natin napataba ito si Kimberly kaya ano, busin mo yan, yan lang sa iyo. Pero papapayatin ko siya para ano, magkaalaman na. Ayan oh. Magpa-rin mo ako kasi. Itinatago mo eh. Ayaw niya pakita mga kabukals. Naiya siya. Pero maga. And then yung dede niya ay alasado pa rin. Ayan. Ayan. Yan po si Kimberly. Ay sorry magalaw mga kabukals. Sorry. Nanginginig ang kamay ko. Ayan. And dede niya mga kabukals. So ayan o.
Alasado yun. Kaya hindi ko malaman kung ano ba to. Dumalaga kasi to eh. Dumalaga yan eh. Buti sana ko yung baboy na nakaanak na. Kaya lang hindi din niya kasi. Alasado. Kaya lang bakit hindi siya tinalaban nung ibinigay na gamot kong si Tibet. Dapat kasi kung may laman po yan, abortion nga daw po mangyayari. Dapat ilalabas niya. Kaya lang walang inilabas eh. Kaya nga yun nga, kung sakasakali pong may laman yan, paglabas po niya, nilitsunin na. Walastik talaga. Wala na. Wala na, hindi naman ako maasa na may big pa tayo makakuha kay Kimberly makabukas. Ang ano ko na lang, ang inaasahan ko na lang or ang pinagdadasal ko na lang, sana maayos na siya. Mailabas niya na kung ano man yung nasa tiyan niya. Then makarecover siya, i-condition ko ulit, pabubulugan ulit. Ayan. Gusto ko lang sana ano, malagpasan niya ito. And then magamit pa siya. Sana nga false pregnancy lang. Ayan. Kasi yun rin naman nasabi nung city vet, kung may laman niyan, dapat inilabas niya na yan. So most likely baka false pregnancy nga raw. Kaya lang tagal lumipas. Kasi kusa naman daw yung ipis yan. Kung sakaling false pregnancy, kusa daw yung ipis. O yan na sa'yo ha. Wala na kasunod. Dieta ka. Dieta ka ngayon. Papapayating kita. Yan, papayating natin si Kimberly mga kabukas. So, maya o konti ay hagisan natin ng dahon. Madre de Agua. Siya nga pala mga kabukal, so baka isipin nyo ribs to ah. Baka isipin nyo buto to, ribs. Hindi po buto yan, ayan, balat. Balat po yan. Mga balat po niya yan, ano, hindi po ribs yan, nandito po ribs. Hindi siya mataba, pero hindi rin po siya payat. Kasi pure native po itong si Canor. Pero ito, lilinawin ko lang po, baka may mag-isip po na ano, butot balat po si Canor, hindi po. Ano po yan, balat yan. Ayan o. Yung ano pa yan, yung kurbada ng ano balat niya. Ayan o. Kurbada po ng balat niya yan. Hindi po buto yan ha. Ayan. Yung katawan naman din po ni Canor, sakto lang po yun sa ano, barako. Kasi ang barako pagka sobrang taba naman po, hindi po mahirapan po sumampa yan. Lalo na ang sinasampahan ni Canor mas malalaki sa kanya. Kaya minimintin ako lang po yung katawan niya na ganyan. Pero healthy-healthy naman po yan. Ayan o. Dito po maano yan kung butot balat, dito po. Dito yun o, yung mga buto dyan. Pagka butot balat ang baboy, dyan po maglalabasan yan. Kaya lang ito si Canor kasi, you know, multi nga po, ang kinis o, parang ulo ko. Parang ulo ni Kabukalas o. Flawless ah. Flawless ang Canor ko ah. Brad? Flawless ang Canor ko. So yan ang mga Kabukalas ah. Hindi po buto yan, hindi ribs yan. Yan po ay kurbada ng balat. Buti na yung malinaw kaysa malabo, di ba? Alam nyo naman. Ayan po, si Canor. Ayan, mga kabukal. So ito, nahanguha tayo ng snack ni Kimberly. Gawa nung nakadyeta nga po siya. So para may additional po siyang kinakain. Ayan. Pero syempre, meron yung Mayora. Ito, Mayora to eh. Mayora yan mga kabukals eh. Hindi po pwedeng wala yan. Malilintikan tayo. Ayan. Yan nakatodo naman ng pagkain nila kaya ano. Ito kasi ang ano, ang naka-diet nga si Kimberly. Kaya siya yung binibigyan natin ng maraming Madre de Agua. Gusto mo ba? Ba talaga yung Mayora? Kailangan, meron talaga siya. Hindi po pwedeng wala. Ayan. So, yan po ang aking update kay Kimberly mga kabokals. Wala naman po tayong nagiging problema. Yun lang po talaga yung palaisipan kung ano ba, buntis pa talaga siya, may laman ba yung chad niya or false pregnancy ang nangyayari sa kanya ngayon. Pero yung health naman niya, healthy naman siya, ayun, kumakain naman siya, maganda naman ang katawan niya. Pero ito nga, ang goal natin ngayon is papayatin siya.
para makita natin kung mag-iimpisan, baka sakaling umimpis, sumabay sa kanyang pagpayat. Ayan. So, yan po. So, it's, again, it's a waiting game. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari kasi wala naman eh. Kahit pilitin ko yung CityBet, wala naman na silang gamot daw na maibibigay. Ano pang gagawin natin? Hindi maghintay na lang. Gawin na lang natin yung magagawa natin from here. So, ito ngayon naisip kong gawin na papayatin siya ng todo. Papayatin ko siya ng todo, mga kabokals. Hindi naman yung, yung halos mamatay na. Ano natin siya, i-diet na. Gagawin natin siya sexy. Ayan. Gagawin natin sexy si Kimberly. Ala. Tama na yan. Ayan, mga kabokals. Kimberly. Ayan, maraming salamat mga kabokals. So, yan lang po aking may babahagi sa inyo for today. Patungkol po kay Kimberly. Pero, other than that, okay naman po lahat. Ito si Tricia, si Canor, yung isa nating mayora na si Basha. Okay naman po silang lahat. So, sana po maging ayos si Kimberly. Yun na lang po inaasahan ko na makarecover at magamit pa rin natin. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng solid kabokals, mga solid viewers. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!